sa gagamitin ng tama. Yun ang magiging discussion natin this afternoon, no? So I would like to share my slide. Ito. Yan. The things that I'm going to discuss this afternoon, na notice ko na marami na sa atin na nag-a-apply nito. Kung ina-apply mo na lahat ang sasabihin ko right now, this is a confirmation na nasa tamang daan ka. Tama? Pero if there are some of us here right now na hindi pa ganun ka refine ang paggamit natin ng social media, don't worry, kasi ako dati hindi rin ako marunong. Ano naman ang alam ng isang seaman in terms of marketing and all those things about social media. In fact, kung hindi ako nag-isa na, most probably, wala akong social media account. Wala akong Facebook account kasi I don't even need that. But yet, I'm in a business where I reach out to people and build a team. Then there is a necessity for me to really maximize kung anong pwedeng ibigay ng social media for me to take profit from it. So ibig sabihin, guys, hindi po hadlang yung lockdown. Kung nakita natin last week, no, kung nakita nyo sa mga group chats ninyo, nabasa ninyo, last month, ang USANA Philippines kumita ng 460 million pesos. Tama ba? Is that the right figure? In just one month. And 460 million pesos for a business, meaning to say, maraming mga associates under sa USANA that are actually maximizing ang online nila. Tama ba? So the question is, since hindi dahil sa hadlang o whatsoever, ang question, paano natin siya minamaximize? Alright? So, paano natin ma-increase ang engagement and get results? Do you want that? Na after nitong training natin is, you would somehow have a clear perspective kung paano mo gagamitin yung social media mo. Actually, guys, I'm not really the expert in social media. It's just that it compels me to really teach this because I believe na merong mga associates sa atin that is actually medyo cloudy for you kung paano mo gagawin to lahat on online. Tama ba? So, yon. So, I'll be discussing that one. So, first thing I would like us to understand about social media is this. What you see is what you get. Okay? Lahat ng pinapost mo and lahat ng pinapost ng friends mo in social media, what you see is what you get. Ibig sabihin, some of us has this kind of perspective na, syempre, iba yung nasa offline, iba yung nasa online. I agree with that. Yet, majority of people, no, ang brain natin naka-align siya into our thinking. Now, whatever people post in social media, that's what you get. Okay? So, very important na kung paano natin sineset up yung social media natin. And whatever, it's very important kung paano natin ginagamit ang social media natin. That reflects who we are in social media. Alright? So, but the question here is, can your profile make a very good impression within 7 seconds? Tandaan nyo, sobrang daming distraction, if I may say, no? People has a lot of avenue to entertain themselves using their mobile phones. Your profile is just one of the profile in all the profiles na tinitingnan nila every single day. My question to you right now, kung titingnan ng kaibigan mo na hindi part ng Next Gen Champions, yung profile mo, at meron siyang 7 seconds, ano yung magiging impression niya about you? I think this is a good question for us to start. Even actually, guys, sa personal face-to-face na conversation, the first 7 seconds is the most crucial. Kasi nga, first impressions last, right? So even in social media, pag scan yung social media mo, you have 7 seconds to make a good impression about who you are using your profile. Alright? So there are 4 things I would like to share with you. This comes from Max Steingard. Apat lang to, sobrang simple. 4 C's. First is create. Second is connect. Third is communicate. And 4 is close. These are 4 steps paano mo ma-maximize ang social media mo, specifically Facebook. Again, sasabihin ko to, for some, this is very easy. This is just a piece of cake. For some, this is something that is hard for them. So okay lang ba kung nandito ka nakikinig ka at ginagawa mo na to? Just go on into this training para at least alam mo rin kung paano mo siya ituturo sa team natin. Kasi lalo na sa ating mga millennials or those who are right now in their early 20s, this is no issue for us. Hindi to mahirap para sa atin. Let's admit the fact na hindi lahat ng under organization mo pareho natin. So we have to make sure na kung paano natin ipapasa lahat ng learnings natin under organization, sobrang simple siya na kaya siyang gawin kahit anong edad. Because USANA is for everybody. Right? So ang gusto ko lang i-inculcate, kung hindi ka marunong right now sa social media, relax kasi matututunan siya. Okay? So, first is create. Are you with me, no? So, I want you to note down para at least alam mo kung paano mo ito ituturo sa team mo.
Now, gusto ko lang munang i-review kung paano natin titingnan yung social media account mo sa Facebook. Yung mga parts lang muna, okay lang ba? And then we will and I will try to explain paano mo i-set up ang bawat isa na ma-maximize mo yung business mo using your social media account. So, itong screenshot na to, ito yung screenshot ko sa mobile phone ko. Okay? Now, depende kung iOS ka or Android ka, that might seem different, but on this is an iOS setup, right? So at the top, meron kang tinatawag na cover photo, and then meron kang tinatawag na profile photo, and then meron ka nung bio. Okay? Explain ko isa-isa yan, ha? Biglang kita. Then you have the details, and you have the featured photo. Okay? Yan yung 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 main parts ng account mo na pag pinasok ang account mo ng isa mong friend, ito yung una nilang nakikita. So it's really important na somehow ito medyo refined siya. Okay, nakuha niyo ba? So, profile picture muna tayo. Okay? It has to be your personal photo. Preferably updated siya. Nakuha niyo? Yan yung mga bagay, no? Your profile picture has to be personal photo, preferably updated. It has to be professional or neutral. So, ano ibig ko sabihin dito na professional or neutral? I do understand that we are living in an age of expression. Everybody want to express themselves. Okay? So, but we have to make sure na pag tinignan ko yung profile photo mo, kailangan, ang makikita ko, professional siya or if it's not that really professional, kailangan neutral siya. Hindi siya dapat sensual. Hindi dapat na nakalabas yung cleavage mo or ano man dyan. Tama? Or yung... Tama? I mean, you get my point, right? So, I'll explain to you in a while bakit, no? And number 3, it has to be in decent quality. Okay, maganda nga, professional nga, updated nga, blurred naman. So, kailangan... Ito yung tatlong bagay na nakita ko na kailangan siya. So, what I'm going to do right now is to show you samples of profile photos and tell me kung okay ba siya sa inyo na ito yung gamitin mo profile photo on your Facebook. Okay? So, for example, ayan. For example, mahilig ka sa anime tapos talagang lodi mo si Naruto, di ba? Ginawa mong profile photo si Naruto. Okay ba yon if you are building your brand sa online, okay ba na si Naruto ang profile picture mo? Okay, tanong mo sa sarili mo yan, right? Sample, mahilig ka sa Star Wars, napanood mo right now, nag-lockdown, naging lyodi mo si Darth Vader. Season 1, episode 1 to 9, pinanood mo lahat, di ba? From Phantom Menace up to Last Jedi. O yan, lyodi mo si Darth Vader, ginawa mo siyang profile photo. Tama ba na yung nagamitin mong profile photo? Or for example, mahilig ka sa pusa, yan ang ginawa mong profile photo. Kasi may alaga kang pusa, tama? Or may alaga kang aso na ganito ka-cute. Diba ang cute? Okay, pinicturan mo, tapos ginagay mo siya. Tama ba na ganito yung gamitin mong profile photo? Of course, the answer is no. Hindi. Kasi this is not who you are. You are not your cat. You might be a cat lover, but you're not your cat. You might be a lover of anime, but you're not Naruto. So if I'm going to scan your profile, am I gonna be interested with you looking at Darth Vader's photo? Absolutely not. Because I wanted to see you in your profile photo. Oh, for example, yan. Okay ba to na profile photo mo? Of course, hindi. Paano maging okay yan? Pagkakita ng profile photo ng kaibigan mo dyan, san ka dyan? Diba? Ang dami ninyo. Right? Nakuha nyo ba, guys? Are you with me? Tama? For example, yan, may baby ka, ginawa mong profile photo yung baby mo. Now, ito yan, pag sobrang happy ka, gawin mong profile photo yung baby mo, pwede. But that is only for temporary. You got to make sure na kailangan ibalik mo siya sa profile mo kung sino ka talaga. Dapat mukha mo talagang may kita sa profile photo mo. O ito, anong problema dito? Maganda sana to. Maganda siya, kailang blurred. Di ba? Blurred na, pangit pa lighting. Di ba? Ang ganda sana kasi kasama ko si Coach Cindy dyan. Kaya lang, guys, you have to... you don't need to be an expert in photo. You just need to... Kailangan matamatahin mo rin, di ba? Na pag, ano ba, maganda ba siya or hindi? Hindi naman kasi kailangan technical in terms of looking at photos. Some people might say, kasi I'm not really a photographer. Hindi kasi ako artistic. Guys, hindi kailangan maging artistic. Ang question ko, pag ito ba nakita ng client mo, makikilala ka ba kung sino ka? Di ba? Simple lang yun. Common sense lang yan. O example, yan. Di ba? Ang dilim.
tama. Right? Tapos hindi mo pa alam kung sino dyan sa apat yung profile photo. So these are not. Tama? Group, blurred, malabo, other people than you, your favorite character. These are, hindi siya dapat ganun ang profile photo mo. Okay? Nakuha niyo ba? I want you to show this. Is this a good profile photo? It is a good profile photo. Hindi po ito studio. Ito ay kinuha lang sa labas ng bahay niya. Well-lighted lang siya. Tama lang ang pagkakakuha. Tama ba yung laki ng muka? Tama, right? This is from Coach Martin Casciano, one of the best in social media. Maganda ba? This is one of the good social media profile photo. Guys, by the way, kailangan yung profile photo mo, hindi sa sobrang layo. Kahit nga, ikaw lang isa, pero sobrang layo ba? Talaga, saan ka dyan? Di ba? Layo, di ba? Ilang kilometers ka, di ba? Drone pa yung ginamit para makuha ka. Right? So, ito yan. Tama lang yan. Average yung mukha. Tama yung lighting. Maganda yung background. Blurred siya. And it means he's saying something. This is a good profile photo. How about this profile photo? This is one of the profile photo of Coach Cindy. Is this a good profile photo? Oh, yes, it's a good profile photo. Ito kinuha to sa studio naman sa, right? Maganda siya, right? Tama na yung face niya sa partner, di ba? Gwapo ba yung partner? Joke lang. Di ba? So ito, isa sa mga sample ng magandang profile photo so that makita nyo kung paano siya ginagawa, tama? How about this? Mentor John and Mentor May. This is Mentor May's account. This is their MDC photo shoot. Maganda ba? Okay ba? Pag tinignan mo ba siya, meron ba siya nire-represent na brand? I'm gonna use the term brand. I'll explain in a while kung ano yung brand, ha? Pero may nire-represent pa siya na brand. Okay. For example, kung mahilig si Mentor May sa aso, do you think ano bang mas maganda? Makita mo yung aso or makita mo yung mukha niya na Mentor John, Mentor May? Di ba mas maganda yung ganito? Kasi it creates professionalism and it creates a very good impression. Remember, 7 seconds. 7 seconds. Right? Tama? How about this? One of the top income earners of USANA, Mentor Billy. Maganda ba? Right? Puti yung shirt niya. Background niya medyo dark. Na-emphasize yung face niya. Tama? Right? Nakita niyo ba? Kung ano yung ibig ko sabihin ng decenteng profile photo. These are the photos na kinuha sa what do you call this? Sa studio, meron namang kinuha lang sa labas. But importante, tama lang yung decente yung quality. It creates professionalism at saka ikaw ang nakalagay. Are you with me? Are you learning? Question. Sa mga nakikinig dito right now, sino dito sa inyo na kailangan mong i-improve ang profile photo mo? Nakuha ba? Right? Na meron ba dito that na kailangan i-improve? Tama? So this is good. Now, you have a profile photo and Facebook will give you an option na bigyan siya ng caption. Right? Ito, these are just sample captions. Some of us na hindi ko alam kung paano i-caption ito, bigyan kita ng listahan ng mga caption. Life isn't perfect but your outfit can be. Maganda ba yung mga ganong caption? Right? Catchy ba siya? Kailangan catchy siya, tama ba? Simple pa, hindi kailangan sobrang haba na paragraph siya. Pwede naman kung meron kang gustong talagang i-emphasize dyan, di ba? Hashtag long post, pwede rin. But if you have a power caption for your profile photo, these are a few suggestions that I have. Inner beauty should be the most important part of improving oneself. Maganda ba yung ganun, tama ba? Style is a reflection of your attitude and personality. Look in the mirror, that's your competition. Maganda ba yung mga ganung ano? Caption, I can, I will, watch me. Right? Suave ba? Why fit in when you were born to stand out? Live, laugh, and love. It's not about brand, it's about style. Smile, the only fashion that lasts forever. Self-confidence is the best outfit. Rock it and own it. So you have your profile photo, tingnan mo siya, and then bigyan mo siya ng caption. Okay? Coach, wala akong profile photo na maganda. Okay, lockdown tayo ngayon. May time ka, may chance ka. Find somebody, may friend ka dyan. Have a mobile phone. Pwedeng mobile phone, guys. Hindi kailangan bumili ng DSLR. Hindi mo kailangan bumili ng gimbal or drone to make you a very good shot. Find a good friend. Magaganda na mga phones right now. Minimum 10 megapixel phone, right? 20 megapixel. You can have a decent shot with that. Basta importante lang may ilaw ka. O ito, few tips. When is the best time to shot kung outdoor? Bigay kayo, when the best time to shot outdoor, kung gusto mo talang makuha, lalo na pag maganda ang sun, is sunrise or sunset.
yung alam mo yung hapon. Okay, bakit? Kasi medyo orange na yung color. So it will create impact into your photo. Okay? You got to make sure you're not against the light. Alam niyo naman 'to, 'di ba? You don't shouldn't be against the light. Ito yung ilaw, nasa likod ka, 'di ba? So ano 'yan, 'di ba? Halo tapos itim mo, 'di ba? Right? So yon. So yun lang mga few things na gusto ko lang i-share sa inyo. And this is fun, guys. This is something you need to discover, tama ba? So para at least meron kayong something to look forward with. That is for the profile photo. Kung may tanong kayo, pwedeng paki-drop mamaya para at least I could roll on. Cover photo naman tayo next. Ano yung cover photo? The cover photo, ito yung nasa taas yung banner. You have your profile photo, then you have your cover photo nasa taas. Okay. Your Facebook cover photo is your first conversation with your visitor. It's a visual mark that can hardly go unnoticed under any circumstances. Okay, ito yung nasa taas yung banner mo. Some of us are not taking that, you know, you don't take it that we take that lightly, pero ano ba malaki yung impact niyan sa profile mo pag tiningnan yung ng client mo yung profile mo. So ito yan. This is the dimension pixel to 820 by 312, 820 by ano. Importante landscape yung photo niya. Okay? When you say landscape, yung nakahiga ba? Yan. Meron tayong portrait, meron tayong landscape. Okay? So if you want to go more technical about it, ito yung technical na size ng cover photo mo supposedly. For mobile, medyo maliit siya. For desktop, medyo malawak siya. Kita niya ba? Yan. So, mas mataas yung height kung mobile, kung desktop medyo palapad siya. Ganun. So, find a photo no landscape siya. Question, anong photo yan? Tatlo pong i-recommend ko for you for cover photo. First is your next travel destination which I recommend. Now, paano yan, coach? Kasi lockdown, pagtawanan ako dyan, travel destination. Pwede mo sabihin, after all this, I'll surely visit this place. Then have a photo with what place would that be? Budapest man yan, or ano man yan. If hanap ka ng magandang shot na high definition sa Google about, basta walang copyright, about Sri Lanka, pwede yun. Kasi yun ang next travel destination mo. Tama ba? So yun, next travel destination, basta sabihin mo lang na after all this, di ba? Pangit naman na excited for this, di ba? Tapos lockdown, everybody is in ano. Pero sabihin mo, after all this, ito yung gusto kong puntahan. Tama? It might attract people with that. Second is a short, powerful quote. Like my profile, like my cover photo. Ito, in-edit ko lang to sa Canva. So, nilagyan ko lang siya ng few, ano, tapos nilagyan ko siya, live to inspire. Hindi dapat mahaba. Kailangan yung mabilis basahin. Remember, 7 seconds lang. Alright? Or any photo that project how you would want to be known. Make sure it will impact your business. Okay? Now, question. Ito, pwede ba to, coach? Kasi syempre, kaka-sign up ko lang, kailangan ko mabenta lahat ng products ko. Pwede ba to? Okay, tanong ko sa'yo, pwede ba? Kung ako, ayaw ko. Okay? Kung gusto mo, pwede. Right? Parang pharmacy, di ba? Kung gusto mo maging pharmacy, go. Pero for me, I don't want that. So, hindi ko kaya recommend. Eto, Zoe. This is her profile and she's used to be known as a traveler blogger. Okay, ganun siya ang style niya, no? I don't want to be, ayoko na parang mapawaw kayo. Pero yan, nagtatravel siya, tapos may dala siyang camera, di ba? Yun lang yun. Vlogger na yun, di ba? So, yun yung profile picture sa gilid. Ito yung cover photo niya. It emphasizes her as an adventurer, di ba? Remember, a picture speaks 1,000 words. So, medyo okay siya. Yan yung magandang cover photo. How about this, Coach Martin? The power of side hustle. Medyo konting edit lang yung tawag dito. May konting edit siya. Tapos, magandang lighting niya. Nakita niyo ba, guys? Maniwala kayo sa akin. Sa sobrang dami ng photo editor na application right now, sobrang daling mag-edit ng ganito. Basta tama na yung lighting mo. Okay? Maganda ba? Yung itong klaseng cover photo, di ba? Naka-wow, di ba? Oh, how about this? Yan. I can, I will, end of story. Yan ang magandang mga cover photo. These are a few of my recommendations for you. How about this? This is a cover photo. There is crisis. There is crisis. Parang ganun yung ano niya. So, and then she has this relaxing view of the beach sa cover photo niya. So, this is also something that I recommend. Remember this. Why am I been talking about brand? A lot of people thought na Yusana ang brand mo right now pa nag-Yusana ka. Hindi po Yusana ang brand mo. Yusana has its own brand. Yusana is creating its own brand.
That is why he has a research and development. He has his, all these videos. He has his own brand. You are not, your brand is not Yusana. Your brand is who you are. Sino ka ba? Yan ang brand mo. Guys, hindi, dalawang bagay lang to. Meron kang, yung brand mo na hindi ka aware, yan yung talagang brand mo. Pero can you improve that? Oh, absolutely. Pero kung sino ka, yun yung brand mo. Right? So you gotta make sure that ang goal lang natin is to refine a little bit in your social media na tama yung pagkaka-portray mo kung paano ka gusto kilalanin ng mga tao. Okay? So you have that capacity in social media. Why it's so important to create, to make that as a strong identity sa Facebook? Because people buy you first before they buy you sana. Meron ba kayo na notice na sobrang nagandaan yung client, hindi sila nagjo-join? Kasi bakit? Ang unang binibili ng tao, ikaw. Why will I even join you in the first place? That's the question. People buy you first before they buy you sana. Okay? Tama ba? Right? Kaya nga, di ba, meron tayong open mind, ABC. Bakit kailangan binibuild up mo yung team? Bakit mo binibuild up yung people? Bakit ino-open mind mo siya ng tama? Kasi they buy you first. Tama? Along the way, habang nagpe-present ka sa client mo, ang client mo nag-iisip yan. Anong iniisip ng client? Shall I join this person? Is this person reliable enough? Can she truly deliver what she is saying? Nakuha niyo ba? Right? So people buy you first before they buy you sana. A well-presented profile increases your rapport to your target audience instantaneously without even talking to them. Nakita niyo? Imagine niyo yung tinatawag na, you might hear this one, ayoko kasi masyadong gumagamit ng mga complicated na mga terms. Pero ang term talaga dito is attraction marketing. Ito yung sinasabi na they're just looking at your profile pero they are actually more convinced na ginagawa mo, hindi mo pa sila kinakausap. Maganda ba yung ganun? Right? So a well-presented profile increases your rapport to your target audience instantaneously without even talking to them. So it's kind of a crucial thing for you. Next is bio. A bio, ito yung nasa ibaba. Nakita niyo yung former seafarer, entrepreneur, inspirational speaker, husband, happy dad, Christ follower. Okay? What is the bio? Ang bio naman, isa ibaba, is if you think about it, social media bios are the elevator pitch of the digital age. You have 10 to 30 seconds and 160 characters to convince someone to engage with you. Okay? So this one is somehow, ginawa mo siya, ni-write down mo yung brand na gusto mo, paano ka ba gusto ma-identify. Ako, I wanted to be identified as a happy dad and a blessed husband, a Christ follower, and an entrepreneur. And also an inspirational speaker. I wanted to be identified with that. Kaya kung mananotice ninyo, lahat ng mga posts ko, either it's all about entrepreneurship, it's all about me inspiring people, it's about photos being a blessed husband, a photo about happy dad, and a photo about me being a follower of Christ. Because that's the identity I wanted to build. Bakuha niyo kung gaano kasimple lang ibig kong sabihin. Ang tanong ko sa'yo, paano mo ba gusto makilala? Right? Or for example, if you're a mom, then you're a mompreneur. Like for example, you started posting about you doing your business in your home or starting to make photos na kasama mo anak mo habang ginagawa mo negosyo mo. Tama ba? Kasi may ganun ka ng direction. Kaysa sa wala, wasak talaga. Alam mo, wala kang idea kung anong gusto mong gawin. Lahat lang pinagpo-post mo. Tama ba? So the bio, sinusulat mo kung ano yung brand mo. Yan yun siya. Okay? So our Facebook bio should include pertinent information about your life when contemplating your personal Facebook bio, including the following, like focus on interests, accomplishments, include any quotes that inspire you. If you enjoy music, for example, these are favorite groups of singer. If you watch sports, these are few examples, but I'll show you a few examples of a bio sa mga leaders natin sa next gen. For example, Coach Martin again, sobrang simple lang, no? Pero powerful. Follower of Jesus. Ganda, di ba? Right? Wow. Tama. Three words, but it's really powerful. Ganun siya, guys, no? For example, Mentor May, aim higher, live life, fear God. Tama? Does it create an impression? Pag if I have a 7 seconds, and if I'll watch Mentor May's account, does it project a certain impression? Absolutely. Coach Cindy, look at this. Happy wife. Newbie mom, missionary by heart, teacher by profession, social entrepreneur by practice. You see that? This is an example of bio, no? So, yan. And next is details. So you have your profile photo, you have your cover photo,
and you have your bio, which is 160 characters lang. Okay? So you got to be picky with how you will edit that one. Then yung next is you have the details. Ano yung dapat kasama sa details mo? Siyempre, school you graduated, workplace before and current, address, birthplace, emphasize that you're married, and hide how many followers you have. Explain in a while. Bakit kailangan mo ilagay yung school na nag-graduate ka, tsaka workplace, tsaka address mo? Kasi this will create an instant connection for those na, kung if you wanted to reach out or to connect your friends or your schoolmate before, nakasama mo, it is an instant rapport sa kanya na pag alam nila, ay, doon ka pala gumraduate. Tama? Kahit yung mga prior years or yung mga advanced years, makakakonect sa'yo if you are in the same school. Right? Workplace before and workplace currently, and even those people na dating nakatrabaho sa ganung workplace, makaka-relate sila sa'yo agad. This is an instant rapport pag nilagay niyo siya sa profile mo. Okay? Kailangan naka-public siya. I'll explain to you kung paano siya gagawin. Then address. Right? Kung saan ka. Kasi syempre, pag nag-build ka ng organization mo, saan ba yung market mo majority? Okay? Syempre, dapat as you're starting this business, meron tayong spiral technique kung saan ka, dapat dun muna yung market mo para at least mabilis mo silang makadi, no? You have your birthplace, emphasize that you're married. Ba't kailangan mong emphasize na married ka? Siyempre, if you're starting to reach out to people, the visibility of your profile will increase. There's some people might get interested with you, pero kailangan alam nilang married ka. Okay? Right? And hide how many followers you have. Ito lang, bakit coach kailangan i-hide yung followers? Kasi guys, there are also other network marketers who will try to check your profile. Okay, ito naman i-recommendation ko lang. Kung gusto mong i-show, di ba, kasi bragging rights mo, may 25,000 followers ka, di ba, then go. But for me, kasi baka gamiting prospecting tool yung profile mo ng ibang network marketers knowing that these people that is following you are also open to entrepreneurship. Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? Kasi pwedeng i-click yan yung followers. At saka pwede lang makita kung ilan yung followers mo. Lalo na kung ang gagamitin na lang is laptop. So hide how many followers you have. Right? So, eto pala. Please say no to works at sa puso mo and works at Krusty Krab. Okay lang ba? Hindi kasi SpongeBob. Para Krusty Krab. Please. Okay? Kung gusto mong tama yung pagkaka-emphasize mo sa profile mo, you got to make sure na please wag niyo po itong gamitin, okay? Right? So paki-erase na po. Hindi na po, coach kasi ano ako 20s early guys, hindi just grow up guys, please grow up. Okay? I don't want to emphasize that more. Now, okay lang ba, hindi ba ako mabilis? Cause sorry kasi I have a lot to discuss and magpa 5:10 na. So I have to be quick. So kung gusto niyo panoorin niyo na lang to, I think naka-live naman tayo. So next natin is featured photo. What is featured photo? Featured photos are public photos that appear on your timeline to everyone. You can select up to 9 featured photos to add to your profile to help people get to know you better. So featured photo is somehow connected with your bio that is connected to your cover photo and that is consistent with your profile photo. Nakita nyo yung 7 seconds kung paano ka makakreate ng powerful impression. Tama? So, yung featured photo mo, ito yung mga photos mo, collective photos na meron ka, na 24/7 na mag-a-appear siya. 9 lang. Okay? So, I'll show you a few. Kung nakita niyo yung bio kanina ni Coach Cindy, most of that is, kung ako titignan ko yung featured photo ni Coach Cindy, I'll be curious kung ako married and I'm gonna see her featured photo, mas may encourage ako sa kanya, ay bakit parang palagi sila nagtatrabaho at palagi sila magkasama. Tama? With just 9 photos. So very important rin yan. Sample, Coach Martin. Pakita nyo siya? Tama? So it adds up to the brand. Kung ano yung brand mo, kung anong gusto mong i-emphasize, yan siya. Kung traveler ka, kung may girlfriend ka, di ba? Lover ka, tama? Or inspirational speaker ka, tama ba? Mentor May, look at that. Tama? So na-emphasize yung married life nila, tapos emphasize yung family life niya, tama, emphasize yung na happy siya sa wife, right? Nakita niyo ba? Oh, like for example, this one, tama, I personally pick this one because what's in my mind is happy dad, blessed husband, entrepreneur, inspirational speaker, Christ follower. Nakuha niyo ba? So yan yung nasa mind ko when I was looking at this 9 featured photo that I had. Are you with me? Nakuha ba? So that's a featured photo. So if you're gonna ask me,
Gerard, paano mag-edit? Simple lang. Hindi ako kasi familiar sa Android, pero this is a iOS setting. On the upper right, meron ka makikita dyan na parang tao na may parang pencil. Yan, edit button yan. Okay, edit button yan. By the way, guys, currently, in any application, basta meron kang pencil na makita at saka tao na ganyan, most probably, ang ibig sabihin yan is edit. Okay? Para at least everybody is aware lang. Alright? So, pagpasok mo, yan ang makikita mo dyan. And lahat ng mga edit button na makikita mo dyan, i-click mo lang yan para gusto mong baguhin or i-improve siya or gusto mong dagdagan, bawasan. Ganun lang kasimple mag-edit. Okay? Nakuha nyo ba? So, hindi ko na siya much into detail, but that's how you're gonna edit that one. The don'ts. First, don't make false income or success claims. Okay? Like for example, nag-picture ka ng sasakyan, hindi naman sa'yo. Tapos sinabi mo sa'yo, di ba? Kasi nungalingan. Di ba? Right? You don't want that. Make false product claims. Tama? Hindi rin po pwede, please. Technical ka niyan, kami mamatcha. Be used to engage in spam. Okay? Nang sa spam ka, lahat ng mga friends mo, pinagsendan mo ng mga this is you sana na video. It's not good. List of the websites to your network marketing business. Why? I'm not gonna recommend that since you wanted to create your brand. Okay? So, yan yung mga ano ko. Next is, naka-create ka na. Next is, magko-connect na tayo. Right? Imagine nyo guys, with almost 2.5 billion monthly active users, no? Facebook is the biggest social network worldwide. Guys, na-imagine yung 2.5 billion people. Kaya nga, it's kind of interesting when people will say na wala na akong ma-invite. Guys, paano kang walang ma-invite? 2.5 billion active users. Okay? I want you to imagine that. Imagine the 2.9 billion Facebook users compared to 4 signups you need for PPPS. Di ba ang liit ng apat? Tama. And you can even reach out to as many people as you could. Right? Or compare the 2.9 billion Facebook users compared to 16 TBC signups that you need for Team Up, Step Up. Right? Nakuha niyo ba? Right? So, anong ibig kong sabihin? Now, once you maximize and once we understand the potential and the capacity of social media, dapat natatanggal na yung mindset natin na wala akong ma-invite. Guys, iba yung wala kang ma-invite versus sa ayaw mong mag-invite. Magkaiba yon. Okay? So, don't interchange the phrases. Okay? Yun nga sinabi nila, if you're not willing to learn and if you're not willing to execute, no one can help you. But if you're willing to learn, everything is maraming possibilities. Doors of opportunities will be there. Basta willing ka. Okay, nakuha nyo ba? Look at this. All you need to do is to find that perfect prospect. So what is this perfect prospect? These are four things. Number one, passionate about our products. Ambitious beyond their circumstances. Guys, number one na, no? Passionate about our products. So, paano ko malalaman na passionate siya? Kailangan healthy siya. Alam mo yun, nakikita mo yung lifestyle na somehow conscious siya sa health niya. Tama? These are the people who will be passionate more about optimal nutrition. Now, ambitious beyond their circumstances. No, guys, mahirap. Na-notice nyo ba? Mahirap makapag-work sa mga tao na ide-drug up mo pa sila kasi usually ikaw pa ide-drug down nila. Right? So, ambitious beyond their circumstances. A lot of people, they just accepted their circumstances. Ganito na lang talaga ako, mamamatay akong ganito. Pinanganak akong ganito, mamamatay akong ganito. Alam ba, yan ang pinakamalaking kasinungalingan that a lot of people are they're trying to convince themselves with that. That's not true. Pinanganak ka, that's not your choice. Pero mamamatay ka, or whatever state that you have, that will be your choice. Kaya nga sabi nila, pag pinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Bakit? Anong ginawa mo sa buhay na binigay sa'yo ng Panginoon? So, you have to, what's the perfect prospect are people who are ambitious beyond their circumstances. Hindi sila yung tipo na gayto na lang talaga ako, diba? These are the people who are looking for ways and means to really change. Alam mo, may mga ganun tao and you're gonna be surprised that there are a lot of them outside. So, a lot of people would say, Coach, ayoko na mag-prospect kasi people are negative about network marketing. No, you're not looking enough. And sobrang ang focus dun sa mga negative, you're missing out. Marami ka palang mga kaibigan around you who are actually ambitious beyond their circumstances and entrepreneurial by nature and has been successful at anything. Okay? Kaya nyong gawin yan sa Facebook. Bakit? Nakita nyo, Facebook
itself and social media are making your prospecting so easy. What I mean by that? What I mean by that, Facebook makes your prospecting so easy. Can you imagine, kung meron kang isang friend na gusto mong i-invite, i-click mo na yung profile niya, may picture siya, may cover photo siya, you have a 7 seconds to make an impression sa friend mo. Remember, what you see is what you get. Are you with me? Tama ba? So malalaman mo na kung perfect prospect siya or hindi. Tama ba? And then nakikita mo kung paano siya mag-post. Tama? Imagine mo kung puro post niya is palagi siyang galit sa gobyerno, palagi siyang may kaaway siya sa Facebook, may mga he's saying bad words in Facebook, do you think he's a good prospect? And lagi siyang nagre-reklamo sa buhay niya, kulang palagi ang sweldo niya, kung ganun palagi nakikita mo, he's a perfect prospect. I don't know with you. I ask you, is he a perfect prospect? Ikaw ang sumagot niyan. Nakuha niyo ba ako? So my point here is Facebook makes our prospecting so easy kasi para siyang online bio data ng friend mo. Nandun na lahat. Right? Lalo na for example, pagkita mo sa Facebook, tama? Yung husband niya si Man, tapos nandito siya stay at home mom siya na may anak siya. Do you think doon pa lang magiging perfect prospect na siya lalo na kung naghahanap siya, entrepreneur siya, nakita mo nagbebenta siya sa nag-online selling siya, 'di ba? Nakuha niyo ba 'yung ibig kong sabihin? So Facebook makes it easier for you. Okay? So you want to connect with people who are in transition in a depressed industry, lalo na right now, sobrang dami, suffering from a burnout job, or meron ka nakikita dyan mga marketers na hindi sila happy, traditionally use what you sell, have a problem you can solve, and want to make more money. So, ibig sabihin, this isn't, when you invite or you prospect people, or you invite people to look at your business, this isn't about forcing people to join. Wrong. This is about looking for people who are already ready to join. That's different. Tama? Kaya ang iba na burnout sila kasi akala nila lahat ng kakausapin nila kailangan mag-join. Mali. Kaya mo sila dinadala sa presentation to filter them whether they are for you sana or not. Whether they are for this opportunity or not. That's what it is. Tama? Kaya huwag kayong masyadong mag-emote pag gine-reject kayo at marami kayong mga friends na hindi kayo pinapansin. It's just that magtataka ka lang, ba't hindi niya nakita? Sobrang ganda ng Yosana. Tama? But it is you as reaching out and creating your successful team that will give you leverage income isn't about reaching out to people and force everyone to join. Amateurs do that, but professionals understand that this is not about forcing. This is about filtering. Take that to your notes. This is about filtering. Okay? So, where to find the perfect prospects? Ano makita ng perfect prospect? Question ko, nasan yung 200 name prospect list mo? Maniwala ka sa akin sa 200 names mo, hindi pwedeng wala dyang perfect prospect kahit isa, dalawa. Ang problema, wala kang prospect list. Again, last week ko gin-explain yan. Ako personally, I had this hard copy. I have some of my associates through technical na sa they're using their phones or iPads to use that. Tama? So where's your 200 name prospect list? Tama? So prospecting ka, Francos pa rin. Tama ba? Isulat mo muna lahat. Okay, isulat muna lahat. I-suggest ko. Okay? Isulat mo lahat, make it 200, family mo, relatives mo, associates mo, kasama mo sa bahay, classmates mo, elementary, high school, college, schoolmates mo, elementary, high school, college, organization, sweetheart, and supplier. Then you try to qualify them whether they are Mint or Mac. Depending, i-pre-qualify mo sila on that. And then, i-search mo sila sa Facebook. Tama? I do believe na yung, ilan yun? 1.2 billion? Pila? Ilan kanya? 2.6? Sorry. 2.6 billion Facebook users are actually for sure ang friends mo na andyan na sa Facebook halos lahat. So, paano mo gagawin yan? I-click mo lang yan. Nakita nyo yan. By the way, guys, this is a general right now, no? In all social media, pag may nakita kang bilog na may ganyan, parang lens siya, search button po ang tawag daan. Okay? Nakuha niyo ba? Yung nasa kanan, explain ko lang yung may parang zigzag na parang electricity na parang bilog na pera, parang ano, that's messenger. Right? So, yung i-click mo tong parang search glass na yan, okay? Then, isulat mo dyan yung pangalan ng friend mo. Alright? I hope sinulat niya yung tamang pangalan niya. By the way, i-note ko lang pala to. Yung okay lang guys, let's refrain using a different name. Pwede ba kung ano yung pangalan mo, pwede bang yun ilagay mo? Kasi bakit? Kasi, may mga kaibigan ka na, baka hinahanap ka nila, hindi ka nila mahanap. Kasi iba yung pangalan mo, tapos yung iba pa sa inyo, baliktad pa yung pangalan. For example, ako, Gerard, ilalagay ko Drareg. Ano yun? Drareg. Diba? Sinasino si Drareg? Tama, yun ba yung gusto kong brand na i-build, Drareg or Gerard? Maganda yung Gerard. Pinag-isipan ng nanay ko yung pangalan na Gerard, diba?
Tapos ibabalik ta rin ko lang. So please don't use other name. Iba sa inyo, mga character na mga, kasi nood ka ng nood ng mga Korean novela, nilagay mo ng Korean yung pangalan mo na hindi maintindihan ng mga kaibigan mo. Ano ka masasearch ng kaibigan mo niyan, di ba? So kailangan ganyan. Then, you had your prospect list. Second, paano ko i-increase codes? Kasi wala ako. Hindi ko ma-increase yung prospect list ko. Guys, maniwala kayo. Sa 2.6 billion na increase mo yun araw-araw, kahit lima. Second, add common friends. Alright. So, go to your friends list and tumingin ka dyan ng mga kaibigan mo. Okay, hindi ko lang nilagay yung mga iba kasi kinover ko lang sila. For example, ito yung pinili ko, yung naka-green. Yan. Meron siyang 514 friends. So I wanted to connect to our common friends. Baka may kilala ako dyan. Okay. Now, kinlik ko yung profile niya, tapos ito yung lumabas. Ikiklik ko ngayon yung friends niya. Ilan yung mutual friend namin? Ibig sabihin, friend ko na friend niya rin, 15. So, ibig sabihin, meron pa siyang 499 friends na hindi ko friend. Nako ha? Now, I wanted to do is to reach out to those people. Now, yan yung pangalan. And then, pumili ako nito. Paano ko, Gerard, malalaman na close sa akin yung tao? Depende sa mutual friend yun. The more mutual friend, the closer the person to you. Simple as that. Ibig sabihin, so marami kayong common, mas ano sa inyo. For example, I just chose this person, 21 mutual friend. Okay? And I click that person, nakita ko ngayon lahat ng mga mutual friend namin. Ngayon, ito yung ginagawa ko. Identify ko na siya kung saan siyang category. This guy, most probably, co-worker ko to. Kasama ko to sa company before. Bakit ko nasabi yan? Hindi ko pa kilala yan person. Pero, this is a cold market for me. Cold yung person sa akin. Pero since by just looking at our mutual friend, nakita ko lahat ng mga pangalan dyan, puro yan sa company namin before. So, most probably, this person is the same company like me kasi hindi pa kami nagkita. Isn't it wonderful to connect with that person? Now what I wanted to, what I did is, i-add ko siya, and then, automatically, this is how it works. Pag nag-add ka ng common friends sa Facebook to add your prospect list, you add friend request, then immediately message the person. I'll say it again. Add, then immediately message. Look at my message. Hi, saw your profile and nakita ko na common friends natin, mga taga-Stolt. So, paano ko nasabi mga taga-Stolt? Kasi nga puro lahat doon mga company mate namin. Okay? Nagko-connect ako now sa mga company mates. Okay lang ba nag-send ako ng friend request? Question, may bago na ba akong prospect? Absolutely. Nakuha nyo, sasabi mo sa akin wala kang prospect list, hindi mo na yun yung prospect list mo? Mali eh. Mali talaga eh. Tama ba? Huh? Oh, Gia, kita mo sila. Yan, sige, nakita nyo ba guys? So that's how you will do it. Okay? Ganun na kasimple. So number one, i-review ko lang. Prospect list mo na, 200 names. Next is add common friends na lahat ng friends mo existing sa Facebook. And then, join Facebook groups. Join Facebook groups. But before ko i-discuss ang Facebook groups, I would like to discuss something. Kung meron sa inyo na ina-add ako sa Facebook, sorry, hindi ko kayo ma-add kasi nasa 4,300 friends na ako and I'm preserving the remaining para sa mga prospects na i-add ko personally sa list ko. So ganun ka, hindi ako masyado nag-a-add. So number three is join Facebook groups. Okay? That's how you're gonna connect. These are the list. Maraming mga list. John Maxwell group, personal development group, or people who like or follow people and pages listed above, or groups you are interested in hobbies. For example, if you're really more on, what do you call this? LCIF diet ka, then join LCIF community and groups. Tama? So you'll have thousands of people there na bago na same kayo ng interest and hobby, instant rapport kayo agad. Tama ba? For example, mahilig ka sa gardening, o hanap ka ng group na nag-garden. Tama ba? Or mahilig ka at some point, may mga hobbies ka before, tama? Mahilig ka sa sasakyan, then find some group or community dyan. Tama? You have a specific skill. For example, public speaking skill, example lang, or basketball. Find a group na ganun yung mga hilig nila. For sure, it exists there in Facebook. And paano ako coach mag-i-interact sa group? Right? This is the prospecting behavior on Facebook. Groups. Right? Three, follow the group rules and guidelines. Number two, post relevant ideas to increase visibility. And number three, add friends from the group. It will be easier to connect since you have common topic to discuss. So, pasok sa group, ask ka, and then post relevant, post ka dyan. Like, comment ka sa mga post dyan, interact within the group, and add friends from the group. It will be easier to connect.
Tama? For example, if you join a group that is 10,000 people and you tell them, you know, I'm part of this group, okay lang ba? I-friend, i-add ka as friend. Do you think it will be easier to connect with that person? Absolutely, it'd be easier to connect with that person. Okay? So you have create, you have connect, then three is you communicate. Right? This is somehow a review ng topic at discussion ko last week. Okay? So number one is initiate contact to your potential client. Now, this is the example kanina, paano ako nag-initiate ng contact, hindi ko hinintay. In-add ko siya, automatically, I send a message sa kanya immediately. Another thing is, you add, then you message immediately. Second are birthdays. Okay? Birthdays. So, check kung paano mo, depende kasi sa interface ng mobile phone mo, but most probably, meron talaga dyan ang part na makikita mo yung mga birthdays. Ang ginagawa ko is, upcoming birthdays. Mga upcoming birthdays yung chine-check ko. Okay? So, sandali lang guys ha. Okay, so, yan, sorry ah. So, what I do about birthdays is yung mga upcoming birthdays ang pinupuntahan ko. So, you have a list there. Every single day, Facebook is updating you. Sino yung mga birthday mo na kaibigan? For example, ikaw yung tipo ng may profile na more than 2 to 3,000 ang friends mo. For sure, hindi lahat yung nakakausap mo. Tama ba? Right? So, what you do is, I just check one and I just send a message. Advance happy birthday. May the good Lord bless you with more years full of passion and fulfillment. Maniwala ka sa akin. Two days advance ka nag-send ng message. Magulat yung friend mo sa'yo. Wala, grabe. Nag-send siya ng message akin. Diba? Do you think it will create an instant rapport to your friend? Of course. Diba? Mas ma-appreciate ka pa niya kasi nakita niya na nag-send ka ng birthday ano sa kanya. Tama? So that's how you will connect. Either you connect immediately or you connect through birthdays. Tama? Next is know more about your client by asking questions. Okay? Guys, forming pa rin. Ako naniniwala talaga ako sa forming. I'm a really a firm believer of forming. There are a lot of ways to really reach out to our friends, pero ako, I'm really a believer of forming because this is something that is duplicable to our So anong forming? You know, you ask questions para makilala mo kung sino yung prospect mo. It doesn't need to be 10 years. It could have 5 minutes, 15, 20, knowing the person na pinakausap mo, be interested, not interesting. These are few rules. Then listen more than you talk. You gotta listen. Okay? So these are the sample scripts na pwede nyong gamitin para pag nag-form kayo ng client na somehow matagal na kayong hindi nakakonnect sa online. Okay? Saan ka nag-work? How long ka na sa work? Saan ka previously connected? What caused you to transfer? How do you manage stress at work right now? How do you like your work? Are you thinking to go abroad? Asay si ginagawa mo ngayon, ano pang ibang sideline? Have you ever considered mag-business and working for yourself? Nakita niyo yung mga sample questions ng forming? Tama? So these are four COVID season script na pwede kong i-share sa inyo para sa forming. First question, kamusta ang effect ng lockdown? Second, ano ang situation ng family niyo ngayon? Kamusta ang effect sa work? Anong measures ginagawa ng family mo now to prevent na mahawaan kayo? Do you think, can you connect with that since people right now are just updated in just one news about COVID, tama? And you use that to ask them and to connect with them, tama? So that you would know if there's a need to be solved. Is he looking for a solution? Is he using similar products or is he interested in having more income? These are the four things you wanted to know to your prospect while you're asking them. Okay, so again, discussed ko to last week, pero gusto ko lang i-emphasize the what? Now, this is the start of your convo, like you ask the birthdays or nakita mo yung post niya, nag-comment ka sa post niya, then you send him a personal message. Tama? Then, kamusta ang lockdown? Tapos, you see this red conversations. These are few conversations na nawawala ka dun sa goal mo. Remember, ang goal mo, malaman yung need niya. Hindi malaman kung anong opinion niya about quarantine and all those bad decisions about our government. Tama? But then, if you have that, you gotta make sure that you need to ask questions na pwedeng ibalik yung conversations ninyo. Nakita niyo ba yung mga questions? Tama? Then, drop your inviting script. That's how simple forming is. Now, coach, gano'ng kabilis ko siya i-invite? Depende sa rapport. It still depends on the rapport. Now,
paano mo malalaman na ang person somehow is good siya for inviting kung nag-exchange kayo ng maganda ng conversation? Kung ang friend mo sa Facebook, isang tanong, isang sagot lang siya, most probably, this person might not be the right person to talk with at that moment. Nakuha niyo ba ako? So the person na magandang kausapin yung nakikipag-usap sa'yo, nag-exchange kayo ng conversation. Okay? So I believe in that, this forming. Now again, ulitin ko, bakit kailangan inform? Kasi kailangan mo malaman to. Importante talaga guys, malaman mo yung need ng person. Na-lockdown ba siya? Ano ba, may mga na-hamper siya ng mga plans? Maganda bang i-fit in yung USANA para at least mapakontinue yung plan niya? Pero hindi mo siya matutulungan at hindi mo masosolve yung problem niya kung hindi mo alam yung problem niya in the first place. So kailangan mo siyang tanungin. Just save for few simple questions na pwedeng makatulong sa'yo. Okay? Nakuha niyo ba? Are you learning so far? Tama? That's how you're gonna communicate with these people. Now, if they will ask you, what do you do? Sabihin mo, I'm a full-time accountant sa XYZ company and aside from that, may project akong ginagawa after ng trabaho. Mas na-appreciate ko ngayon ang may side project lalo na sa ganitong panahon. What made you stay longer sa company mo? So what's the formula when they're asking you, what do you do? State your current profession. I have an online business on the side. Your goal in your business, then ask another question. Remember this. Those who ask more questions control the conversation. You should not be the guy na naghihintay ka lang kung ano yung tatanong ng client mo. You should be the guy who asks more questions because the moment that you ask more questions, you're the one who controls the conversation. Are you with me? Tama? Yan. So social media inviting script. I only have one script na pwedeng ituro sa inyo. By the way, friend, I'm working on a project right now. Note the phrase and the word project. Right now, nag-start ako ng bagong business center. We are looking for people na open for online project. Pwedeng part-time and home-based. Possible profit, 10,000 per week. Depends sa R na ibibigay mo. Hindi ko sure kung open ka. Note the phrase. Project, bagong business center, open for online project, part-time and home-based. Profit, 10,000 a week. Those are key phrases na pwede mong gamitin. Okay? Nakuha ba? Tama? Pag nagtanong, ano yan? Simple answer, familiar ka sa Lazada, Shopee, Amazon, parang ganung platform where every transaction is done online by just downloading an application. Ganito, friend, okay lang ba mag-join ka sa 3 PM naming na meeting today kasi isa sa mga company representative namin will do an online orientation about the project. May in-explain ka about USANA, may in-explain ka ba about vitamins, may in-explain ka ba health and wellness, wala ka in-explain na ganun. Okay, may in-explain ka ba na magbebenta siya, may in-explain ka ba na magre-recruit ka, wala kang in-explain. Okay, nag-defend ka ba, wala. Right? Simple. Can this be done, coach, through Messenger? Absolutely. Pwede itong type-type. Okay? Kapag nagtanong, networking ba yan? The response is, what do you mean networking? Hindi ko gets, ibig mo sabihin, okay lang ba 3 PM, plug-in na lang tayo, lalo na need mo additional source, right? Nakita nyo yung importance na alam mo yung need niya kasi that will pull them to the presentation. You're not forcing people to look at the presentation, you're actually pulling them because they need that. This is my direction, general direction na gagawin ko. Is there other ways to do that? Absolutely. Coach, paano kung mas magaling sa akin yung prospect ko, like the doctor or ganito yung lawyer? Then you ask opinion. Doc, meron akong immune support dito na nakita na gusto ko ng opinion. Pwede bang makita mo? Pwede ka mag-plugin ng 3 PM para makita mo? Pwede ganun. But then for me, I'm much more into the forming part because that is more duplicable. Okay? Remember, we are professional hope giver. Right? Nakuha niyo ba yung ganun tagline natin? Tama? Then set the time and guide how to download Zoom application. Ulitin ko, set the time and guide how to download Zoom application. Hindi pwedeng sabihin mong mag-download ka ng Zoom. Not all people are familiar with this. So ito yung mga current schedules natin. 10 a.m. Next Gen International H&F, 3 p.m. Next Gen Champions H&F, 4:30 bridge event natin, 8 p.m. Next Gen Champions H&F. So ito yung mga typical schedules natin for the day. Listen to this, very important. Make sure you set the time at least 15 minutes before the online health and freedom presentation so that you have the time to do the open mind and ABC. Never plug in your guest without proper open mind and ABC. Okay? So, paano mag-download ng Zoom? O yan, gusto mo tong screenshot, pwede mong isend sa kanya to. First, go to App Store, search zoom.us, choose Zoom Cloud Meeting, click Join Meeting, write name, type meeting ID 6213067672, then click join. Yan po yan. 7 steps lang po. I-send mo yan. Gusto mo itong screenshot. O yan, pwede, ito yung pwede mong gawin. Okay? Are you with me? Right? How to download and use Zoom. I have hearing people, mark my mga clients sila na may difficulty of downloading. I understand that. This might help you guys. Okay?
right? So Zoom is kind of efficient kasi hindi ganun kalaki ng bandwidth na required niya. Okay? So mas efficient for them. Coach, kahit data, yes, basta may signal, pwede siya. Okay? Yan. So okay, next is paano coach kung hindi talaga kaya ng Zoom pero sa Facebook mo pwede siya. Ganito ang gagawin mo. Click mo ulit yung search button nasa upper right and then i-search mo Next Gen Champions. Okay? Search mo Next Gen Champions. Then pagpasok mo sa Next Gen Champions, i-click mo tong invite. Nakita niyo tong invite na plus? I-click mo yung invite and then isulat mo diyan yung pangalan ng friend mo, i-add mo siya sa Next Gen Champions. All right? Pag-add mo sa kanya sa Next Gen Champions, you'd make sure na sabihan mo siya immediately, sabihin mo, in-add kita sa isang FB group, okay lang ba paki-confirm? Kasi hindi siya papasok sa Champions unless ma-confirm niya. Are you with me? Nakuha ba? So kailangan it's both ends. In-add mo siya, kinonfirm niya para makapasok siya dun sa group. All right? Tama ba? Next is close. So naka-create ka na ng group ng profile mo, naka-connect ka na, naka-prospecting ka pa, paano mo i-scatter yung names mo. Guys, maniwala kayo, kayang-kaya nyo mag-add ng names everyday na bago. Tama? Basta malaki yung pangarap mo, malalim ang DPI mo, lahat gagawin mo para sa negosyo mo. Tama ba? Right? Yun na naman ang dahilan dito eh. People would say, hindi, mahirap. Hindi guys, mahirap. Hindi lang talaga malalim ang DPI mo. Marami ka pa kasing options kaya hindi mo ginagawa ng todo ang yusana. Tama ba? Right? Close. Okay, ito na. Nakita niya na yung presentation. Alright? Okay. By the way, ito pala. Kung Zoom, you gotta make sure nandun ka. Nakita mo siya dapat. Kung Facebook, ito ang style dyan. Sabihin mo sa kanya, kailan mo siya panonoodin? Mapapanood mo siya sa gaytong oras. I-tag mo siya sa isang video, sabihin mo, mapapanood mo ba sa gaytong oras? Sasabihin niya, yes. Sabihin mo sa kanya, okay lang ba after mo mapanood, kausapin kita, mag-usap tayo. Ganitong oras tayong mag-usap. Guys, kailangan clear yung oras. Kasi hindi kayo nagkikita eh. Hindi pwede mag-assume ka lang na sige, text-text lang. Sabihin mo sa akin pagtapos ka na. Hindi ganun, kailangan ganitong oras pwede ba tayo? At least kasi clear yung conversation ninyo. Are you with me? Okay? So close. Guys, ah, you have to note this. Pag closing ng client, hindi pwedeng type-type sa messenger. Closing must be done via voice call, not messaging. Are you with me? Clear po yan? Hindi pwedeng type-type. Kailangan tawagan mo siya. Either through messenger or through his number. Okay? Now, after the presentation, act as a consultant. Guys, hindi mahirap ang closing. Ito lang yung apat na tanong na tatanungin mo sa client mo. Itatanong mo, gito ang gawin mo. Hindi ko alam paano gawin. I-screenshot mo to, practicean mo. Yan lang, yan ang itatanong mo sa client mo. Wala kang ibang magic words. Ito lang yan. Why? Because your goal in closing is not to force people to join, but again, to act as a consultant. Iga-guide mo siya sa kung anong gusto niya. But you gotta ask questions. Never assume na ang client magsasabi sa'yo na, okay, take my credit card or take my cash. Hindi ganun. Kailangan ikaw yung nag-initiate ng tanong. Screenshot this one. Ito yung apat na tanong. First question, ano ang nag-catch na attention mo sa presentation? Uulitin ko ulit. Hindi mo itatanong sa client kung nagustuhan niya ang presentation. Or maganda ba or gwapo yung nag-present. It doesn't matter. What matters is ano ba yung nag-catch ng attention niya. Okay? Then ask about ano nag-catch sa products, ano nag-catch sa compensation plan. Then you engage in conversation. Kailangan you talk to your client. Paano mo nakita ang sarili mo sa isa na right now? Gagamit ka ng products, mag-retail, or mag-build ka ng business. From scale of 1 to 10, 1, ayaw mo talaga. 10, gusto mo magsimula ngayon. Paano mo i-rate? And last is, paano natin gagawing 10? Kung hindi 10 ang sinabi niya. Alright? So, may mga objection siya. Wala siyang money, walang time, walang talent, no market, not line expertise. Then limiting belief in network marketing. Dalawa lang yan. Self-limiting belief and limiting belief in network marketing. Pag self-limiting belief, ito yung apat na tanong mo. Paki-screenshot ito para at least may guide kayo. First, pag sinabi niyang wala akong pera, sabi mo sa kanya, friend, may tanong lang ako. Kung may pera ka, magsa-start ka. Okay? Kung may pera ka, magsa-start ka. Sabi niyo, naman. Ngayon, feel, felt, found ka. Ano mo ba, naiintindihan kita? Kasi ganun rin ako dati. And na-found out ko na matagal ko ng problema ang pera, bakit ko pa pinoproblema hanggang ngayon? Alam mo ba bakit ako nag-yusana? Kasi na-realize ko na ayokong maging problema ang pera
for the rest of my life. Nakuha niyo mga ganun sagot? One step backward, two steps forward. Most people has money issues. For example, magsasabi siya, wala, hard up ako sa savings ko right now, lalo na sa situation. Sabi mo sa kanya, alam mo ba, naiintindihan kita? Kasi ganun din ako dati. Pero na-figure out ko, buti na lang nagsimula ako that time before pa tong event kasi at least na-prepare ako na may source of income ako even side hustle na ginagawa right now. Ako friend ko, ako ang tatanungin mo, yung pera na yan, kahit after ng COVID, poproblemahin mo pa yan kung hindi ka magkakaroon ng side income at magdedepende ka lang sa income na meron ka right now. Nakuha niyo ba yung mga sagot? Okay? Now, namimilit ka ba? Hindi ka namimilit. You're looking, you're helping the person to process things in his thoughts. Nakuha niyo ba? Feel, felt, found. I understand. One step backward ka. Then two steps forward. Naba, naiintindihan talaga kita eh. Pero naiintindihan kita kasi ganun rin ako. And na found out ko. Wala siyang time? Ganun rin. If may time ka ba? If may extra time ka, magsisimula ka. Right? Pag time naman, tinatanong ko siya kung ano yung schedule na in a day. Bakit? Kasi sasabihin ko, alam mo ba, kaya mong gawin yan kung hapon? Yung sasabihin mo ganyan yung time mo na libre ka. Right? Kung willing siya. Right? I can do that. Kasabi mo sa kanya, alam mo ba naiintindihan ko kasi kasi gano'n rin ako dati, akala ko wala akong oras na gawin ito. Na-realize ko nga lang, lahat naman tayo may 24 hours. So it depends kung paano natin siya ginagamit. Mas maganda na yung free time mo, maging productive ka at kumita ka kahit nasa bahay ka. Right? So pag nasagot mo, third question, anong package nga ulit ka comfortable? 500 or 300? Fourth question, so, kailan ka magsisimula? Guys, huwag matakot magtanong. Huwag matakot magtanong. You gotta ask. Okay, limiting belief in network marketing. Friend, may experience ka ba sa network marketing? Sabi niya, ayoko, ganyan, pare-pareho lang yan. Mga benta-benta, recruit-recruit, ganyan. Nakita mo yung front row, yun, tinulfo, mga ganyan siya. Sabi mo sa kanya, friend, may experience ka ba sa network marketing? Okay? Gayto nangyari sa akin. Then you gotta listen. Maniwala kay sa akin, maikinig ka sa client mo, malalaman mo, light lang naman palang concern niya. Narinig lang sa tita niya, narinig niya sa kapitbahay niya na ni-scam, hindi naman talaga siya. Right? So you think you gave your 100% kung saan po nag-join na siya. You think you gave your 100% sa previous mo na company. Most of the time, people don't make it work here, not because network marketing or sana is hard by nature, but because people are not giving what they're supposed to give and they're expecting more than sa binibigay nila. Mali yung ganun. Tama? Yun nga sabi nila, pag goal director ang goal mo, kailangan ng hataw mo, pang Ruby director, kailangan times 2 ang hataw mo. Kasi hindi po pwede, kasi nagsisimula ka, nagbibuild ka ng business mo eh. Alright? Then third question, you want to give it a try, but this time with the right system, right people, and right attitude. Nakita nyo guys, ang style, nagtatanong ka lang, pero yung mga tamang tanong. Eto na yun, i-copy-paste mo na lang. Okay? Most of the time, sobra tayong isip tayo ng isip kasi takot na tayo. Alam mo yun, minsan excuses natin kasi takot tayong ma-reject. Takot tayong maano. Because we look at rejection in a different perspective. Tama? Where in fact, kailangan mo lang naman talaga mag-continue, magpatuloy. Follow up is the most important. Alam nyo ba, mas na-appreciate kong follow up right now sa nangyayaring right now natin dito sa COVID kasi ang daming ways na ma-follow up mo yung client mo. Nasa bahay siya, nasa bahay ka, wala naman siyang ginagawa sa bahay niya. Tama, na-imagine mo yung possibility na pwede siya mag-plug in 3 to 4 times a day and by tomorrow, mag-sign up na siya. Listen to this. The fortune is in the follow-up. Okay? If the client don't decide immediately after the presentation, then following them up is crucial. Alright? So, ano yung mga ways pa paano mo siya i-expose? Send mo siya video link, set up a follow-up call, bring events to or if trainings, which is this is face-to-face, set up another meeting to Zoom. Okay? Now, a client will decide after 4 to 6 exposures. The key is to squeeze it in a week. Right? So, for example, sinendan mo siya ng video. Yan, kung magsisend ako sa'yo ng video, kailan mo mapapanood? Sige, okay lang ba? After 30 minutes pag-uwi mo, tawagan kita. Then, sige, tatawagan kita. Now, pagtawag mo sa kanya, pag sinendan mo siya ng video, ang style pag nagsisend ka ng video, kailangan fina-follow up mo siya. Kamusta yung video? Ano nagustuhan mo? Nakita mo yung sarili mo na magsisimula kasama sa iyo sana kasama namin. Sinasabi mo na maghahanap ka ng card, kanini mo nakita ang posibleng manghiram. Guys, hindi sa namimilit kapag sinabi niya manghihiram siya ng card, ay suggest, tanongin mo kung sino ang hihiraman niya, anong relationship niya, at paano niya kakausapin. Bakit kailangan mong tanungin yon? For example, sabi niya, manghihiram ako ng card. Ah, okay, sino yung hihiraman mo? Sabi niya, sister ko. Ah, okay, sabi yung sister mo. Nasa abroad right now. Okay, so naka-try ka naman manghiram sa kanya natin ng card? Sabi niya, wala pa.
ah, so first time mo to. So ano yung gusto mong sabihin sa sister mo? So at least, sorry, makapagbibigay ka ng suggestion sa kanya. Makapagbibigay ka ng suggestion sa kanya saying like, okay lang ba? Ako na lang kumausap sa sister mo. Pag nakita mong medyo malabo na kaya niyang kausapin yung sister niya, or kung confident siya, hindi, sige, kasi nangihiram naman talaga ako sa sister ko at saka alam niya naman talaga nagbabayad ako. Nakuha niya ba yung ibig kong sabihin na at least tatanungin mo siya step by step since interesado siya, ipaprocess mo ngayon sa kanya kung paano siya magsisimula. Okay? So, kailan mo makikita ang sarili mo magsisimula ka? Now, next na sasabihin mo sa kanya ganito. Friend, tulad ng sinabi ko kanina, ang nagustuhan ko talaga sa negosyong ito is tulungan. Aside sa nakausap mo kanina, meron pa akong isang leader na tumutulong sa akin dito. Alam mo bang matutulungan kanyang mabigyan ng idea paano magsisimula? If magpapaset ako ng sked sa kanya, willing ka bang kumausap sa kanya kahit online lang? So, ano ito? Second exposure mo sa kanya, first is video. Second exposure mo sa kanya is papakausap mo siya sa coach mo or upline mo or direct sponsor mo na nagga-guide sa'yo at nag-a-assist sa'yo at this moment. Ang gagawin mo, kakausapin mo si coach mo, coach, pwede bang kumausap ka doon sa second exposure sa client ko? Coach, ito na sabi mo, kasi maintindihan niya to. Coach, pwede bang magpa-second exposure? Or coach, pwede bang magpa-third exposure? Coach, pwede bang magpa-fourth exposure? Kasi intindihan ng direct sponsor mo yan. Okay? Another script na gustong-gusto ko right now. Okay, I'm on my last few slides. Friends, since nasa bahay ka now at maraming oras, may mga series kasi kaming online meetings and trainings every day. Okay ba sa'yo na mag-join sa mga meetings para makita mo yung structured na online support ng team? Do you think hindi siya sa'yo? Lalo nasa bahay lang siya? Of course, sabi niya, sige, bigyan mo ako tapos i-make sure na i-ABC mo yung magsispeak sa ganong training natin. Or health and freedom. Or yung mag-a-eye story. Do you think pag nakataplong health and freedom siya, lalo na interesado siya, do you think mas magiging, mag-i-increase yung interest niya na maghanap ng paraan? Absolutely. Kasi nakikita niya na safe na mag-join because structured. Ibig sabihin, papakita mo dun sa friend mo na pag ikaw nag-join, ito rin yung mga activities na gagawin mo sa team mo. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na magkakaroon ka ng profit compare mo na walang ganito. Nakita niyo ba na gano'n tayo ka-blessed under sa Next Gen Champions with Mentor John and Mentor May and the rest of the leaders who are in service na nagpe-present sa atin every single time na may date na may ano tayo, may schedule tayo ng Health and Freedom, kahit na yung nag-join sa kanila is not even part of their organization. You gotta be blessed. That's really a blessing. Okay? So Facebook posting naman ako. Okay? There are three things about Facebook posting. Guys, ha, whatever you post in Facebook increases the chances that increases your interest to your friends or your client. Three things. It's either it's entertaining, it educates people, or it engages people. I'll send you a few examples. For example, this one last yesterday lang to pinost sa Mentor May. Choose three and comment below. You can only keep three, quarantine edition. Nakuha niyo ba? Right? So, pag ito yung pinost mo, your friends will start to message. Tama? Do you think may kita mo, ito, hindi ko pa ito nakausap. Ito, nag-message sa akin. Does that create conversation in Facebook? Absolutely. Absolutely. These are samples of engagement. For example, ito, Mentor Nat, anong positive na bagay na idulot sa'yo ng quarantine na ito? And then people will be messaging and then you try to reply them with all those positivities. And then may makita kami mga prospect na nagme-message sa'yo rin. Tama? Right? Those are examples of posting. Example, ito, entertainment. Sino naka-experience na nag-panic buying na good for 2 weeks pero kinain mo lahat ng 2 days lang? So, imagine mo 206 tapos yung ha-ha dyan nasa 180. Ibig sabihin, everybody relates. Everybody, nag-panic buying ng 2 weeks, inubos nila ng isang araw lang. Tama? And they're relating to that. And you will say, ah, ganun pala. And then I have some friends there na hindi siya part ng isa na pero sumasagot sila sa akin. So that's actually adding up to that. Sapon yan, Coach Marty, nag-TikTok. Tapos yung dito yung sa right side niya, post mo yung version ng anticipation of the outside world comment section below. Diba? These are entertaining. Right? This will create that to your, create engagement to your profile. Eto, how to boost your immune system. Okay? So nilagyan ko dyan, got enough rest, eat diet. And then nakita mo, I shot yung Usana products na iniinom ko, pinicturan ko, and then pinost ko siya. Okay? Now, some of you might be asking, can I post about Usana products and caption like message me if you want to buy? Okay? Now, the answer to that is yes. It's a yes. Make sure that is not the dominant posts you do. Why? Because people don't want to sell, don't want to be sold, but they wanted to buy.
So you got to make sure, you got to be careful to flood your profile with all those optimizers and all. You can do that. Pero hindi siya dapat, remember, okay, yeah? Unless you wanted to be identified as a super salesperson, hard seller, and power stockist. Remember, USANA is not your brand. What is your brand? Your brand is, you're a health advocate taking the highest rated nutritional supplement in the world that you trust. Possible ba na mag-message me if you want this? Oh, absolutely. Pero hindi yan na magiging profile mo. Otherwise, people will not go to your profile because you know they know na ang gagawin mo lang sa akin, nagbebenta ka lang sila ng products. Tama? That's why there are other friends of yours na puro lang real estate yung nakalagay dyan sa ano. It's kind of annoying. Who would want that? Tama? Are you with me? Right? Your brand, you're a health advocate by joining USANA, and you're taking the highest rated nutritional supplement in the world that you trust. That's your brand. Okay? You're not the stockist. You're not a super salesperson. You're not the super leader. Tama ba? Ako niyo ba? Okay? Now, you can also post this one. Currently looking for 10 more people who can work part-time or full-time in a local international project. You can do that. Then post yung breaking news sa field star ni Duterte. Right? But you can post that, and I'll tell you, kung hindi mo pa ito napopost, i-post mo ito ngayon, maraming magtatanong sa'yo, how? PM. Ganon, tatanong sa'yo. Listen to this. No ranting about your political views. No aggressive emotional posts. Kahit galit ka sa kapitbahay mo. Okay? Kasi siya nirasyonan, ikaw walang rasyon. Any post that is not aligned to the brand that you are building, please have the discipline to not post. Otherwise, kung talagang gusto mo, I need to voice out. Nasa Pilipinas tayo. Freedom of speech. Edi ikaw na. But don't expect people to be attractive to people. Ako, am I attractive to people who are ranting on Facebook? I don't want that. Who would want to build a team with somebody who's keep on ranting on Facebook just because somebody is hurting their emotion? Makuha niyo ba? Right? Next is, nag-post ka. Next, check those who react to your post and start communicating with them. That's how important the posting is. May instant ka na agad ng engagement. But more important than posting is the conversation you have in Messenger. Guys, walang kwenta ang posting mo kung hindi siya nako-convert into conversation sa Messenger. The goal is to increase your conversation with clients, not just for the sake of posting. Please take note of that. Okay? Imagine you can create a daily discipline using Facebook to engage with your client. Tama? Imagine nyo yun. Tama? Last three slides. First, if you don't go after what you want, you will never have it. Tama? Success isn't about waiting and hoping. Success is about preparing yourself. Tama? And always looking for opportunity and going after that. God has given us that ability. Okay? Kuha nyo ba? So if you don't go after what you want, you'll never have it. Second, if you do not ask, the answer will always be no. If you will tell me, hindi kasi, baka ganito, baka ito sagot niya sa akin, baka ka ng baka. Hindi mo tanungin. Diretso mo tanungin yung client mo. Okay? Third, if you do not step forward, you will always be on the same place, with the same struggle and with the same problem. Okay? So, that's it for me, guys. Magsi-six na kasi. So, I just need to be a little bit quick. I'll check here. May mga chat. Kung may mga tanong sila. Okay lang ba? Tingnan ko lang ha. At least makita ko yung chat. Okay? Yan. Okay. So, All right. Okay. So yun lang for me. And kung wala kayong tanong personally dito sa ano natin sa training, ibalik ko ulit kay Niels. Guys, don't expect things to be perfect. And never expect na once nag-execute ka, perfect ka agad. It will never happen. You should always look at your skill in this business as progressive. Don't get discouraged if you're not as good as Coach Martin's posts.
Okay, don't get discouraged if you're still progress, may nasa progress ka pa. But if you keep on learning, if you keep on executing, you keep on assessing, you keep on improving, most probably you will arrive there. You will arrive there. Okay? So yun lang for me. I'll bring back again to Niels. Thank you so much, guys. All right. Oh my God. That was an amazing, amazing, amazing training, guys. Everyone, thank you so much at nakapost kayo. Could we just... let me just tell the admin to unmute us all. I would just like to give a big congratulations to our dearest mentor, Mr. Gerard Claudio. Ang sasabihin natin, thank you, mentor Gerard. All right? Thank you, thank you, mentor Gerard. I would just like... All right. Thank you so much for that energy, guys. Thank you so much. Again, remember, we are professional hope givers. Yan, isa yan sa pinaka nagustuhan ko sinabi ni Coach Gerard. Kasi sabi ko, nagbibigay tayo ng inspiration every day, all right? We are sorting and not forcing, okay? Always remember that, guys. We are sorting and not forcing, okay? We need to finish our goals for this week, all right? Kung PPPS man yan, at kung income goal man yan, with all the weapons na present ni Mentor Gerard for today, I'm sure madadagdagan nyo ang inyong prospect list at makakausap nyo sa mapa-plug nyo siya dahil later at 8 o'clock p.m., yung happy wife partner ni Mentor Gerard ang magdi-discuss for the USANA presentation, si Coach Cindy Claudio, later at 8 p.m., same channel po dito, alright? Talk to your teammates. Share what you learned about today, all right? Okay, and expect more. Do not expect more than what you give, all right? Always remember that. Kailangan yung effort natin, nagmamatch dun sa energy natin, all right? Again, this is your host, Niels Flores, and I would like to thank everyone. See you later at 8 p.m. God bless, guys. Thank you. Ago, I graduated and became a nurse. I was independent as soon as I can, maybe because life wasn't easy. Nakaka-relate ba kayo? And you know, the only way para gumanda ang buhay.